Magandang araw po sa lahat ng SSS pensioner. Tayo po ay magbibigay lamang muli ng kaunting kaalaman kaugnay nga ng inyong SSS pension. Kaya siguraduhin tapusin niyo po ang video na ito dahil malaking tulong po ito para sa inyo. Nais niyo na ba itong malaman? Halina't atin itong talakayin. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Narito na po ang latest advisory ng SSS para sa inyo. Kakapasok lang po na balita, pensyong inaasahan para sa susunod na taon. Mas maaga ng matatanggap ngayong taon. Tama po ang narinig nyo. Ibig sabihin, ang inaasahan nyong pensyon para sa unang buwan ng January 2023, ngayon ay matatanggap nyo na sa buwan mismo ng Disyembre. Dahil matapos maigawad ng sabay ang inyong buwan ng tinatanggap na pensyon kasabay ng inyong 13-month pension, dito mismo para sa buwan ng Disyembre, ay narito na nga at mas pinaaga pa ang inyong matatanggap na pensyon para dito mismo sa buwan ng January. Dahil base mismo sa inilabas na schedule ng SSS para po sa mga first batch SSS pensioner na mayroong date of contingency na every 1st to 15th of the month, inyo na pong asahang papasok ang inyong pensyon sa araw mismo ng December 29, 2022. Bakit? Dahil base po sa ating calendar period, ang January 1 ay holiday at nagkataong pa pong ito ay weekend at hindi rin naman pwedeng gawin sa December 31 dahil ito po ay weekends o consider special non-working holiday at bilang last day ng taon at malabo din namang maikredit sa araw ng December 30 dahil ito po ay holiday o Rizal day. Kaya inyo na pong asahan ang mas pinaagang crediting ng pensyon sa mismong araw ng December 29. Dahil alam naman natin na kapag ang crediting date ay natapat sa araw ng weekend o holiday, gagawin ng crediting date isang araw bago sumapit ang weekend o holiday. At para naman po sa mga naghihintay ng schedule na SSS second batch pensioner na mayroon namang date of contingency na every 16 to 30 o 31st of the month, inyo naman pong asahan ng pagpasok ng inyong buwan ng pensyon sa mismong araw ng January 16 dahil ito po ay nag-fall mismo sa araw ng weekdays o wala pong holiday. Ibig sabihin, walang gagawin pagbabago sa crediting ng inyong pensyon. At para naman po sa pinaka-latest update ng inaasahang second tranche ng 1,000 pension increase, ay wala pa rin po tayong natatanggap na impormasyon kung may gagawad pa ba ito bago man lang sana matapos ang taon. Ngunit ang pinakasigurado po nating inaasahang may tataas ay ang pangangalap ng kontribusyon. Dahil ayon sa inilabas ng advisory ng SSS, inyo na pong asahan ang pagtaas ng kontribusyon sa pagpasok ng buwan ng susunod na taon. Hindi pa malinaw kung gagawin ang taas kontribusyon upang maigawad nila ang dagdag 1,000 taas pensyon. Kaya atin po itong patuloy na aantabayanan. Muli, sana kami po ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman. At kung sakaling kayo po ay may munting katanungan, kaunay nga ng inyong SSS account, i-comment nyo na po yun sa baba at atin pong babasahin isa-isa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli!